Jay, tanong ito galing kay Brother Nards Lison. Brother Ronald at Brother Toto, may nagtuturo nga po ng ceremonial law ay sinulat ni Moses sa aklat na at ito ay nilagay sa labas ng Ark of the Covenant at sabi pa ito ay hindi nagpatuloy ang nawala. Nakasulat sa Exodus 20 at Deuteronomy 5 ang 10 utos. So ayon sa tinuro, wala na rin ang 10 utos. Ang nagtuturo niya ay kontra niya ang turo niya. Ang ibig sabihin lang ni Brother Nathison, ang ceremonial law nilagay sa Book of the Law outside the Ark of the Covenant, di ba, katabi lang. Ang Ten Commandments sa loob. So ang hindi lumipas kung nasa loob, Ten Commandments, ang lumipas kung nasa labas. Eh doon sa lumipas na sinasabi yung nasa Book of the Law, nakasulat din sa Exodus 20 at Deuteronomy, Ten Commandments. Kung sasabihin nilang nawala yung Book of the Law, lumipas din Ten Commandments. Correct. Kaya logic ni Brother Nathison. At ito naman. Yung tama. Sige, go ahead. Definition kasi nga eh, ma-importante yung ito si Brother Nards, naintindihan niya na yung definition ng Book of the Law, yes, na hindi pwedeng hiwalayin yung moral na sinasabi at saka ano. Ay, hindi nang Ten Commandments sa Book of the Law eh, di ba? Andun. Nabasang-basa mo. So, isa lang sila. I think ang struggle ng Adventist is hindi nila binabasa in context. Like yeah, yung mga, si kanino naka-address? Ano yung eternal covenant? Kanino yung Sabbath naka-address? A sign between who? Sinabi ko na, basahin nyo, tutukain na kayo dyan. A sign between you and me. Sabi ni God, yung Israel. Moses, tell the sons of Israel. Sabi ko, parang, okay. Tutukain na sila kung buti lang, hindi sa kumpra. But again, it's a bit difficult. So. Amen. Sabi ni Lord Jesus, sa Gawa 10, 12, ang binagit dyan ay hayop at mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon. Wala namang binagit na tao dyan. Kaya, ako nga, no? Gawa 10:13, sabi, magtindig ka Pedro at magpatay at kumain at magpapatay at kakainin. Ay hayop, hindi tao ang binagit sa talata. Oo nga naman. Ay, alright, okay. That's a good one. O, kasi, tumayo ka, Pedro, pumatay at kainin. Ikot tao yan. Papatay mo ba yung tao kakainin? Naging cannibal ka naman nun. Oo. Thank you, Brother Nards. That's a good logic. That's a good logic. Ano? Salamat. Ito pa, si Brother Nards. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain? Colossians 2:16. Bakit ka humatol tungkol sa pagkain? Kanino sa palagay mo ang aral ng Colossians 2:16? O sa mga Seventh-day Adventists, hinahatulan nila tayo. Si Brother Keith Santo, ito naman sabi niya. Ang analysis ko po sa stand ng SDA ay sanungat po sa Biblia. Bakit ko po nasabi? Ang sinabi po ng Bible na go, ang SDA po, stop. Pag sinabi naman po ng Bible na stop, ang SDA naman po, go. Example, sinabi ng Bible na stop na kayo sa Ten Commandments, dahil tinubos na kayo dyan at wala na kayo sa ilalim ng kautusan sa SDA, go. Ang sinabi naman ng Bible, go na kayo sa food, nilinis na yan, pwede na kainin yan. Sa SDA naman, stop, padumi pa. Alin ba ang nilinis ng mga SDA? Di ba yung marumi? It's complicated. It's complicated. Ito si Engineer Ellery. Kamusta Engineer Ellery? Long time no here. Wala rin ceremonially unclean. Pagkatapos na mabasa, lulunokin na lang ulit yung sinabi niya. Naakala naman niya sa sarili niya na basa niya na lahat ng version ng Bible. Salita ng mga hindi pa dumaan sa regeneration. Alam ko na sinutukoy niya. Kasi di ba merong Adventist kanina. Sa mo naman nabasa na ceremonially ang unclean food. Ano yung ceremonial? Nabasa natin mismo sa Bible ng Seventh-day Adventist. Ceremonially ang unclean ang tama. Ritual lang daw yun, di ceremony. Kaya tama sabi ni Engineer Eli. Nasaan ka na? Nagsasabi na gano'n. Nilulunok muna yung sinasabi mo. Pasensya na natin sila, brother. Ellery, dati rin tayo ganyan, di ba? Nung Adventist tayo, di natin alam yung kating ginagawa. So, kawaan na lang natin sila kasi mahal naman ng Panginoon yung mga Adventist na yan. Kaya lang of naliligaw course sila kaya. Kaya gano'n ang kanilang mga. And we love them too.